Magandang araw mga ka-eShop, may gagawin tayo. Ito, Samsung 43. So, yan yung model niya. 43 Samsung. So, yung ganitong unit ay parang ano na rin to. Parang no? Parang ginaya na rin yung mga China na forma. So, ganito na siya. Maaari yung board nito ay baka isang piraso lang din ang board nito. Mobo type na siya. Yung built-in na yung power supply saka main board. So, yan lang yung main board niya. Power supply. So, problema nito ay... Tingnan natin. Saksak ko lang. Yun, wala siyang ilaw mga ka-eShop. Walang standby power. Sabi ng may-ari, nanonood daw sila, biglang namatay. So, yan ang problema niya. Buksan na lang natin to. Walang power. Wala siyang power. Yan lang. Walang power. Hindi rin siya sumisindi. So, ito na mga ka-eShop. Nabuksan na natin siya. So, bali yan yung main board niya. Yan, no? Tapos, meron siyang tikon. Tapos, ito yung top board niya. So, dahil ang problema nito, walang standby. Uunahin natin gagawin dito ay mag-check tayo sa primary. Ito yung primary niyan, yung... primary, tapos paglagpas sa transformer, ito na yung secondary niya. So, una natin gagawin itong primary, itong set na to. Tingnan natin yan kung may supply, buo yung fuse. Pag may supply, pupunta tayo sa secondary. Kung may short, or kung ano-ano pang magiging problema niya. Pero lahat naman ng capacitor niya ay intact naman lahat. Wala namang nag-bubbles dyan. Wala namang putok sa power supply. No? So, pero bakit walang power? Okay, dahil ang problema nito ay walang power. Dito tayo sa una natin gagawin. Volts muna tayo. 250. Check natin yung filter kung walang stuck. Minsan kasi pagbuo yung primary natin, nag-i-stuck to. So, walang stuck ko. Wala siyang supply. So, walang stock. Bakit kaya? So, gagawin natin susunod. Dahil wala namang kuryente yung filter natin, mag-times 1 tayo. Check natin yung fuse nito. Kung buo pa yung fuse. So, open yung fuse. Oh. So, mayroon. Pagdating dito, open yung fuse. So, pwedeng may problema talaga primary nito. Sunod natin gagawin at check natin yung filter. Titingnan natin kung short yung circuit dito. So, short yung circuit dito. So, matik primary ang may problema natin. Check din natin yung secondary natin. Titingnan natin yung mga diode. Kung buo yung mga diode sa ating secondary. May mga diode kasi yan dito. Yan na, tumaog na siya. Muntik na tumaog yung ating cellphone. Yan. Tingnan natin yung mga diode dito kung good. So, wala namang short dito. Okay. So, walang short sa secondary natin. So, ang problema lang natin ay yung primary natin. Yun ngayon ang tutukan natin kung bakit bumigay yung primary natin. So, ito na. So, magtataka tayo sa mga ganitong power supply. Kasi nga bago pa yung unit natin. Pero, nasisira yung ating power supply. So, ano ang dahilan? Bakit siya nasisira?
putok yung fuse. So wala naman tayo ibang makitang pumutok. Hahanapin natin kung mayroong mga pumuputok na parts. So kadalasan sa mga ganitong power supply ay yun, ang ganda ng kapasitor niya, may butas sa gitna, oh. Kadalasan sa mga ganitong power supply, may mga pasaway dito na pyesa na laging salarin. Yun yung naging salarin, kaya nasisira yung ating power supply. Kagaya nito. Yun, oh, mayroon siya dito. Ceramic capacitor ba? Yan, ito. Yan ay nakaparallel sa ground to hot. Ground to hot natin. Yan, oh, pansin nyo. Ground to hot. Pero hindi pumutok yung ating fusible. Fusible resistor. Yun, oh, sibak tong ceramic na to. Yan. Yan, oh, putok po. So ito yung salarin kung bakit nasira yung ating power supply. Ngayon try natin tong bunutin. Tapos titingnan natin kung magno-normal yung ating sirkuito. Pero kung sira na talaga ating circuit, pag nabunot natin to tapos short pa rin yung circuit natin, maaring malaki yung epekto nito nung pumutok ito. So ito na, nabunot na natin siya. Ayan na siya. So tester natin to kung ito yung salarin. Ako, open na ito. Wala nang contact ito. Open na siya. So ito ay open na, wala nang contact. Yun, oh. Meron. Oh, wala nang contact. Pero short yung ating circuit. Yun, walang contact, open na siya. Ang value nito ay, tingnan natin. So, hindi natin makita. Ang value niya ay 1. Basahin ko na lang mga ka-shop dahil sobrang liit niya. Yan, gagamit pa tayo ng isang magnifying glass. 101 1 kb ang value niya. So hindi nyo rin makita. Hindi makita. So 101 1 kb. So nabunot na natin yung ceramic. Test natin yung capacitor natin dito. Yun, short pa rin siya. Sunod natin hanapin yung short na yan. Okay, bali na baklas na natin yung pinaka-regulator niya. Ito. So, wali na talaga, short niya yung regulator niya. Okay. Yun, oh. So, short na talaga siya. Wala na, bumigay na. So ang regulator nito ay MOSFET din siya na 60R 580 PS. So malabo. Yun na. Kita ba? Ayan, kita. Okay. Tapos ang may malungkot pa ditong balita ay short din yung driver nito. So itong driver nito, ito, driver sa power supply niya.
ito kapasitornya. Check ngayon natin to kung hindi short to. Pag short yung paa nito, sa pull ang ating driver, sira din. Wali. Ito yung paa niya. Yun o. Taas ng palo niya. Yun o. So, short din yung driver niya. So, wala. Hindi natin ma-repair yung power supply niya. Tingnan natin kung may makakakuha tayong power supply nito. So, ang number niyan ay... Nako. S7150. So, malabo tayo makakuha ng IC na yan. Try natin baklasin yung IC. Tingnan natin kung hindi mag-short yung kapasitor na yan. Yung IC na lang bunutin natin. Tayong makunan ng mga ganito. Bali, binaklas ko na siya. Binaklas ko na tong driver na to. Ito. So, tinanggal ko na siya. Testing natin ngayon yung kapasitor natin. Yung... Ito, yung maliit na kapasitor. May palo siya. Tapos, pag binaligtad, okay, wala. So, good na yung circuit natin. Wala nang short. Pagdating naman sa kapasitor, yun, may palo din siya. Pagdating dito, okay naman. So, good na. Wala nang problema yung ating circuit. Kaya lang, ang problema natin, wala tayong pyesa na mga ganyang pyesa. Kasi nga mga bagong pyesa na yan, mahirap hagilapin pa sa ngayon. So, gagawin ngayon natin dito. Try natin i-four wires to. So, magpo-four wires tayo dito. Titingnan natin kung pwede siya sa four wires. Kasi yung ganitong sirkuito kasi, kita ba? Isa lang yung MOSFET niya. Isa lang yung power MOSFET natin. So, pwede siya i-four wires. Gagawin natin dito, ayusin muna natin yung sirkuito natin dito. Bubuhayin muna natin to. Tapos, kakabitan natin siya ng four wires. Tapos, i-check din natin kung mag-auto supply tayo sa four wires o gagamit tayo ng driver nun, yung bias. Kasi ito, hindi pa natin alam kung ano ang supply ng output nito. So, hanapin ko muna kung ano supply ng output nito. So, yung ganitong power supply ay medyo maselan tayo dito dahil kung hindi kasi natin alam yung secondary nito, supply, medyo mahirap siya pasukan ng 4 wires. Pwera lang kung yung 4 wires natin ay tatanggalan na natin ng bias. So, irerekta na natin siya dito. Hindi tayo gagamit ng bias, so pwede siguro siya. Pero kung gagamit tayo ng bias, hindi tayo sure kung ilan ang supply nito. Pero may nakalagay dito, you know, isang 12 volts. Yan o, 12 volts. Tapos power dim. Maaring 12 volts ang supply nito. Pero hindi tayo sure. Kasi pagdating naman dito, you know, may nakalagay din dito, yeah, model number. Tapos yung output niya, mayroon siyang 56. Ayan. 5 volts, 0.5 ampere. So, nalilito ako dito pag ganito ang lumalabas sa mga board natin. So, medyo mahihirapan tayo kung... Pero gagawin natin dito, magpo-4 wires tayo. Try nating tanggalan ng bias. Rekta tayo sa octo.
try natin kung gagana. Sundot lang natin para hindi tayo magugulat. Okay, bali gagamit tayo ng ganito. Conversion sa power supply. Try natin kung gagana to. Okay, bali binago natin yung four wires natin. So binunot natin yung dilaw sa kaasol, tapos tinap natin doon sa optocoupler. Tapos yung optocoupler natin inangat din natin para hindi siya mag-show connect dito sa kabila. Yan, oh, binunot din natin yan. Oh. So yan, inangat natin siya. So hindi na natin gagamitin tong bias, saka itong 431 ba to? Yan, 431. So hindi na yan nagagana. So ito na lang ang ginamit natin. Hindi yan nakakabit sa ilalim. Ayan, oh, nakaangat. Yan, conversion. So try natin yung ganito kung gagana yung ating secondary. Kapit ko lang siya. Okay mga ka-eShop. So nakapit na natin yung 4 wires natin. So ayan lang, tingnan lang natin. Pag nag-auto kayo, yung hindi gagamit ng bias, ganyan lang, ihang lang yung optocoupler o di kaya kakat nyo yung circuit dito sa likod. Pero medyo matrabaho. Pero kung ihang nyo na lang tapos ganyan na lang siya, okay naman siya, hindi naman siya mapipilay. So pagdating naman dito sa kabila, yan, gagayain nyo lang yung forma dito ng opto. Halimbawa yung pin na yan ng asol nasa labas na side. So doon mo rin ikakabit sa kabila, sa labas na side. Yung dilaw natin sa loob na side, sa loob din siya. Para madali lang maintindihan. Pero ito kasing optocoupler natin ay may code number din to. May pin number. So 1, 2, 3, 4. So pag yun kasi ang babasihan ko rito, nalilito minsan ako. Pero pag ganito lang siya, mas madali siya. Yan, kukopyahin mo lang yung pacing ng optocoupler. Gagayahin mo lang doon yung forma niya, tapos ayos na. Kabit mo na yung wiring, tapos na. So pagdating naman dito sa ating pula itim na wire, yon, dito tayo nakabit sa ground ng kapasitor, filter, ground. Tapos yung red natin, dito din natin ikakabit sa gitna ng MOSFET. So yon, sa gitna to. So pagdating naman dito, wala na tayong babaguhin. Ito lang fuse, pinalitan natin kanina. Tapos may isa pa dito, yung load side ng power supply driver 12 o 15. So hindi na natin kailangan to, kakat na natin yan. Tatanggalin na natin yan. So yan, oh, nakakat na yan, oh. So papatayin na natin yan dahil hindi naman natin kailangan yung supply nito, dahil gumamit tayo ng 4 wires. So ngayon, malalaman ngayon natin kung ano talaga ang supply ng circuito na to. 12 ba o 5 volts? Mahirap kasi pag walang nakasulat. Pero may nakasulat naman doon kanina, pero 12 ang nakalagay. Pero pagdating kasi dito, nalilito rin ako dito. So 5 ang nakalagay dito. Ewan ko kung para saan ba yan. Comment na lang kayo kung alam nyo kung para saan yun. Para maintindihan ko rin, medyo mahina din na tayo sa mga ganyan, eh. So, ayan siya. Ayan yun, oh, may nakalagay 12 volts. So, maaring 12 volts na yan. So, testing natin para malaman natin kung 12 volts nga ba talaga yan o hindi. Okay, yan na. Testing na natin siya mga ka-eShop. Tingnan natin kung 12 volts nga ba talaga to. So, pasok na siya. 12 volts siya, oh. So hindi na tayo nag-adjust ng trimmer natin dito. Dahil naka-auto ang 4 wires natin. So 12 volts siya. Yun, oh. 50 yung raise natin. Nasa 12 siya. Yun. Pasok. Okay. Pwede siya sa 4 wires. Kaya siya ng 4 wires. Pero hindi pa natin alam kung kaya pag may load. Try natin ikabit sa mainboard. Sa mainboard. Sa may tikon. Saka sa backlight driver. Titingnan natin kung mag-ooperate ito ng tama. So, try natin. So,
So na-set up na natin siya mga ka-e-shop. So ito na yung core wires natin. Naglagay tayo ng heat sink. Ito naka-insulated naman yung lalim nito. Mayroon tayo sa pin. Tapos hindi naman siya magkaroon ng body ground dahil wala naman metal sa likod tong MOSFET na to. Ayan, ganyan na siya, forma niya. Testing na natin. Tingnan natin kung gagana siya pag 4 wires ang ginamit natin. Kasi yung unit na ganito, yung board na ganito, ngayon pa lang ako makakagawa ng ganito. Dahil bagong labas siguro to mga ka-e-shop. Pero hindi pa naman siya smart. Oh, hindi pa nga siya smart. So, hindi ito bagong labas. Pero ngayon lang ako naka-trouble ng ganito. Try natin. Yon, may ilaw na siya. So, nagbiblink yung ilaw. Yon, umilaw yung backlight natin. Yon, oh. So, maaring gumana siya. Yon, no signal nakalagay. Yon. Okay, gumana siya sa 4 wires mga ka-e-shop. Yung ganitong board, pwede siya i-4 wires. Kaya hindi mahirap repairin pag nasira yung power supply nito. So, okay siya. Tatakpan ko lang siya tapos testing natin na mayroon siyang picture. Tingnan natin kung normal talaga. So, ito na mga ka-e-shop. Titesting na natin kung okay na talaga yung ating ginawa. Saksak lang natin. Okay, so may ilaw na siya doon, no? Tapos bumukas na yung screen. Naka-HDMI tayo. So gumana siya sa 4 wires mga ka-e-shop. Pwede siya sa 4 wires. So kung bago kayo sa channel ko, maraming salamat sa suporta nyo. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Okay, hanggang dito na lang yung video natin. So, pwede siya sa 4 wires. No power, convert to 4 wires. So, pwede. Okay. Lagyan ko ng picture. So, ayan siya. May picture na siya mga ka-e-shop. Ayan o. Okay siya. Ayan o. Okay. Shout out sa inyong lahat mga taga-subaybay ko. Maraming salamat sa suporta nyo. Yan, shout out sa inyo. Yan. Kung bakante kayo, pakibisita na lang yung mga iba nating kasamahan sa nagba-vlog. Kasamahan nating vloggers. Yan. Shout out sa inyong lahat. Halos lahat ng mga nagko-comment dito sa channel ay may mga sarili ding channel. So, pwede natin sila puntahan. Tulungan din natin. Shout out sa inyong lahat. Okay, shout out sa inyong lahat mga ka-e-shop.